93 dating supporters ng Communist Terrorist Group sa Leyte ang nagbalik-loob po sa pamahalaan. Ayon sa 8th Infantry Division ng Philippine Army, resulta yan ng masikap na pagpapatupad ng whole of nation approach ng gobyerno. Si Saul Alarcón ng Philippine Information Agency sa detalye. Aabot sa 93 supporters mula sa 4 na mass organizations ng Communist Terrorist Group CTG sa Alang-Alang Leyte ang formal nang tumiwalag sa nasabing grupo. Ito ay sa pamamagitan ng pagsapi sa indignation rally at sa isang manifesto na kung saan kanilang tinuligsa at kinundina ang mga di umano'y panlilinlang at mga gawaing terorismo. Ang 4 na mass organizations ay ang Alang-Alang Small Farmers Association, Salvation Coconut Farmers Association, Alyansa Hangugti na Asosasyon, Hanparag-Uma, Hantabang Manguhay at Bigaa Samahan Hangugti nga Parag-Uma Han Asosasyon ngan Katig-Uban Haalang-Alang o Bisaka. Ayon kay Alias Mark, isang engineering student sa Tacloban City bago siya naging full-time member ng CTG ng maraming taon, nagdesisyon siyang tumiwalag dahil napagtanto niya na walang kabulhan na at walang direksyon na ang kanyang buhay. Malaki naman ang pasalamat niya sa tropa militar na siyang tumulong sa kanya para mamulat sa katotohanan na hindi niya makakalimutan. Naniniwala naman si Major General Camilo Z. Ligayo, commander ng 8th Infantry Division Philippine Army, na ito ay resulta ng mga pagsisikap sa pagpapatupad ng EO-70 o Whole of Nation Approach. Tiniyak naman ni Alang-Alang Mayor Lovell A. New Castro at Leyte Governor Carlos Jericho Petilla ang suporta sa mga former CTG supporters na bumalik na sa gobyerno na ayon sa kanila bibigyan ng mga prioridad ng bayan at ng lalawigan. Ikinatuwa rin ng gobernador ang presensya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa nasabing aktividad dahil sigurado makakatulong ang mga ito sa mga nagbalik loob sa pamahalaan. Livelihood, kailangan ng cash forward, ng ganyan dole. So nakita ko na ang daming pwedeng tumuling dito at maraming pwedeng kita at maganda itong nangyari dito sa Alang-Alang. Kasama si Ilkana Torres, Saul Alarcón, Philippine Information Agency, Eastern Visayas, para sa Bayan.